Tignan natin ang mga plans and goals for 2018. Meron tayong mga matamis dito na merong kasabihan. Instead of fortune cookies, merong kasabihan sa loob. And just get one and then read your kasabihan. Serenity is the second policy. Please explain. Wag mo nga akong tinatanong ng mga ganyang serenity. Honesty lang nga, nahihirapan ako. Serenity pa. So, feel ko itong mga blank spaces na to. Sobrang busy ko last 2017, kaya na-neglect ko ang date time. Kaya for my peace of mind, I will make sure na this year, I will have more date time. Yes. Oh, tama. Pang-jowa talaga. Ikaw yun. Ate Wilmalay. Ako, the grass is greener the second time around. What? Kung meron man akong regress ng 2017, ito ay ang pinagkatiwalaan ko yung staff ko. Niloko ako. Gusto mo tumba natin? Nagtayo ng sarili niyang business. Pareho kami. Talaga nga? Oo. Kaya this time, ipakukulong ko siya. Gusto ko yun, de. Hindi, ako naman. Kaya kung may chance akong ulitin yan, sana, hindi ko na yan uulitin this time. At saka, patawanin ko na siya. Abunin ko na sa iyan. Okay. Oh, mas diba? Maganda yun for you. Forgive na kita. You know, ganun talaga. Ako naman. You have only failed when you failed to. So, yan ang aking kasabihan. Ang greatest lesson na natutunan ko last 2017 ay blank. Hindi kumain ng balda at uminom ng coke at pusi. Yan ang lesson ko. Siguro yung sa akin, yung naging concert ko last year, ang naging gabay ko sa buong concert was yung verse na naging favorite ko for the whole year, which was, I can do all things through Christ. Hanggang itong year na to, yan pa rin ang aking panghahawakan. Kasi parang kahit anong pagsubok, ano, parang kayang-kaya mo, basta alam mong nandyan si Lord. Ang ganda naman. Yun. Super! Ang ganda talaga. Hindi, pero alam mo, feeling ko mas maganda talaga yung sing-sing niyang isa. Wala, tinitignan ko. Sorry.